Hello po mga kat-pamilya, kat-tropa. Today po, I will share to you my healthiest way on how to feed my cat. Pero bago po yun, alamin po muna natin, ano nga po ba yung ideal weight para sa ating mga alaga? Siyempre po, depende po yan kung anong breed po ang ating mga alagang pusa. Ganun din po, aalamin din po natin kung gaano po ba kadalas at gaano po karami ang dapat natin ibigay na pagkain sa ating mga alaga sa loob po ng isang araw. Yan po yung tatalakayin natin maya-maya. So dito po sa channel na to, dito po ako nag-upload ng informative at inspirational stories patungkol po sa aking mga alagang pusa. Paalala po mga kat-pamilya, hindi po ako veterinarian at hindi rin po ako ganun ka-experto. Bali, ang isinishare ko po sa channel na ito ay ang sariling experiences ko po sa aking mga alaga na nagkaroon po ng magandang resulta sa kanila. O tara na po mga kat-pamilya, talakayin na po natin ano nga po ba ang magandang pagkain para sa ating mga alagang pusa. Natin kung ano nga po ba ang ideal weight para sa ating mga alagang pusa. Tulad nga po ng sinabi ko, syempre po, nakadepende po yan kung anong uring breed meron po sila. So, tingnan nyo po ito mga kat-pamilya. Ito po ang ating ideal weight ranges. So, makikita nyo po, ayan, under breed po, meron po tayong domestic cat, Scottish fold, Persian sphinx, American short hair, British short hair, Maine Coon, exotic cat, ragdoll, Siamese at Himalayan. Naririyan din po yung kanilang timbang in pound, ganun din po in kilogram. Ngayon po, tingnan nyo na lang po kung anong uri po ng breed ang inyong alagang pusa. Tingnan nyo na lang po kung ano po yung ideal weight para sa kanya. Para nang sa ganun po, ma-check nyo po kung ang inyong alaga ay nasa tamang timbang nga po. Pagdating naman po sa kitten, meron din po tayong sinusunod na ideal kitten weight. So, siyempre, nakadepende pa rin po yan kung anong breed po sila. Kasi po, some breed are generally smaller po, like Siamese. Tapos, meron naman pong some breed are larger, like Maine Coon. So, depende po yan sa breed kung ano po magiging timbang ng ating kitten. Para po masabi natin na sila po ay nasa ideal weight din po. So, yung ipapakita ko po sa inyo, basis lang po ito para sa ating kitten ideal weight for smaller breed po. Ito po, tingnan nyo po ito. For healthy kitten ideal weight naman po, under kitten age po, meron po tayong 0 to 1 week old. Kailangan po ang weight niya po in grams is 50 to 150 grams. 1 to 2 weeks old po, 150 to 250 grams. 2 to 3 weeks old, 250 to 350 grams, 3 to 4 weeks old po, 350 to 450 grams, 4 to 5 weeks old, 450 to 550 grams, 5 to 8 weeks old po, kailangan po ang timbang nila is 550 to 850 grams. Yan po ang pinaka-basis natin for healthy kitten ideal weight. Para makasigurado po tayo, para sa ipapapanatan po natin kung sakaling nag-aalangan po tayo sa timbang ng ating mga alagang pusa, kung ito po ba ay hindi over ideal or under ideal weight, siyempre mas maganda po na i-consult po natin sila sa ating trusted vet. Ngayon po na alam na po natin kung ano po ang ideal weight para sa ating mga alagang pusa, aalamin naman po natin ngayon kung gaano po ba natin kadalas sila dapat pakainin sa loob po ng isang araw. For kitten po, ages 1 to 3 months old, pre-feeding or open buffet po tayo. Lagi lang po nandyan yung pagkain nila para anytime na magutong po sila, makakakain po sila. Ngayon naman po, pag-abot po nila ng 4 to 6 months old, require 3 meals na lang po throughout the day. Once in a morning, twice at night po. Kasi po alam naman po natin na yung mga pusa po natin, kalimitang gising po yan sa gabi. Ngayon naman po, pagka umabot po sila ng 6 months to maturity, bali we can feed them twice a day po or every 12 hours. Ako po ang ginagawa ko, morning at evening po. Ngayon po, pagdating naman po doon sa mga pusa ko na nagpapadede, doon sa mga nursing at lactating cat ko, pre-feeding rin po ako or open buffet para sa kanila kasi gutumin po yan dahil nagpapadede po sila. Ngayon naman po na alam po natin kung gaano po natin kadalas sila dapat pakainin
sa loob po ng isang araw. Ngayon naman po, aalamin po natin kung gaano nga po ba kadami ang dapat po nating ibigay sa kanila na pagkain sa tuwing sila po ay kakain. Alam niyo po ba mga katpamilya na ang sikmura po ng ating mga alagang pusa ay sinlaki lamang po ng ping pong ball. So napakaliit lang po nito. Kaya napakahalaga po na i-measure po natin yung quantities ng pagkain na ibibigay po natin sa kanila. Yan po ang ginagamit kong panukat sa pagkain nila. 1 tablespoon po yan. So binibigyan ko po ang bawat isa sa kanila ng 1 to 2 tablespoon. Mapa-dry food po or mapa-wet food po. 1 to 2 tablespoon po ang sukat na sinusunod ko para sa kanila. 1 to 2 tablespoon lang po, sapat na po yun para po mabusog ang ating mga alagang pusa. Isa pa pong kagandahan ng pagme-measure po ng quantities ng pagkain na ibinibigay po natin sa ating alagang pusa para po maiwasan na maging overweight po sila or obese. Kasi nga po, di po ba magandang tignan eh, kasi ang cute po nila pagka sila po ay chubby. Pero sabi nga po ng vet, pagka po ang ating alagang pusa is overweight, so mas maikli po ang kanyang buhay. Kasi nga po, mas malapit po siya sa iba't ibang uri ng sakit. Pero nakasanayan po natin, di po ba tayong mga cat owner na yung pagkain po nila, nandyan lang po sa kainan nila. Anytime na gusto po nila, pwede po silang kumain. Yun po yung nakasanayan natin. Yung iba po kasing pusa, meron po silang self-control po. So pagkabusog na po sila, stop na. Pero meron po kasing pusa na mahilig po sila sa snack. So ang tendency po no, nagiging overweight po sila, nagiging sakitin po sila. At isa pa pong kagandahan ng nagme-measure po tayo ng pagkain nila, maliban sa makakaiwas po sila sa pagiging overweight, syempre po, mas mapapanatili po nating malinis yung pagkain na ibinibigay po natin every time nakakain po sila. Kasi kung halimbawa, bibigyan po natin sila ng sobra sa dapat nilang kainin, nandyan lang po yan, matitenga lang po yan, pwedeng lalangawin, dadapuan ng ipis, kaya naman po, kadalasan po nilalanggam po. Tapos yung alikabok dyan sa paligid natin, so pagka po kakain sila, marumi na po yung pagkain nila. Unless po, kung meron po silang time para kumain, tapos nandyan din po yung bago po yung ibibigay nating pagkain sa kanila. So mas healthy po, mas mapapanatili po na malusog po ang ating mga alagang pusa. Ngayon po na alam na po natin mga katpamilya kung ano nga po ba ang ideal weight para sa ating mga alagang pusa. Ganun din po kung gaano po natin sila dapat kadalas pakainin sa loob po ng isang araw. Ganun din po kung gaano kadami ang pagkain na kailangan po natin ibigay sa kanila sa tuwing sila po ay kakain. Ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo yung DIY wet food na piniprepare ko po sa kanila. Bali, 3 sets of meal po yon. Kayo na lang po yung pumili kung alin po doon ang gusto nyong iluto sa kanila. Ngayon naman po, kung sakaling napadami po yung luto nyo sa kanila, ay tuturo ko rin po sa inyo paano nyo po ito patatagalin. Para nang sa ganun po, mga katpamilya, wala pong masayang doon sa niluto nyo at makain po nila yon lahat. Ganun din po, isi-share ko na rin po sa inyo ang wet food na pinapakain ko sa kanila. Hindi naman po siya obvious, di po ba? Kasi kanina nyo pa po siya nakikita sa background ko. So, ang DIY, ay DIY yan, puro DIY na. Ang kanila pong dry food, wet food ako ng wet food at DIY. So, ang kanila pong dry food, ito po, ang Power Cut Ocean Tuna at saka yung pong Power Cut Kitten. Mas gusto po nila tong color blue, ang Power Cut Ocean Tuna, kesa doon po sa fish. Kaya ito po yung binibili ko. So, kadalasan naman po sa ating mga cat owner, di po ba, mas prepare po natin ang magbigay ng dry food sa kanila. So, wala naman pong masama doon. Basta siguraduhin lang po natin na may umiinom po ng sapat na tubig yung alaga po nating pusa. So, napakahalaga po na mag-provide po tayo ng fresh water para sa kanila. Para anytime na mauhaw po sila, meron po silang maiinom na tubig. Heto na po ang 3 sets of meal na lulutuin po natin maya-maya. Ayan po. Meal 1 po, meron po tayong kalabasa, atay ng manok, malunggay at 1 cup of rice. Para naman po sa meal 2, meron po tayong carrots, galunggong, malunggay at 1 cup of rice pa rin. Para naman po sa ating meal 3, meron po tayong chicken breast, sayote, malunggay at 1 cup of rice. Ang sunod na gagawin po natin after po nating hiwain yung mga gulay tulad po na nakikita nyo, so pakukuluin na po natin ito
hanggang ito po ay lumambot. Bali yung meal 1 po to meal 3, pinakulo ko po yun ng separately. Wala po tayong ilalagay ng kahit ano, kahit asin po hindi po tayo maglalagay ng asin. Ang gagawin lang po natin pagka po malambot na po ang lahat ng gulay, ihimayin lang po natin ang manok at saka ang isda para po matanggalan ng buto at ng tinik. Next step po, tulad po na nakikita nyo, i-blender na po natin yung meal 1 to meal 3 separately po yung ginawa kong pagbe-blender. Ngayon kung wala naman po kayong blender, pwede naman pong ismash nyo na lang po ng maayos hanggang mag-mix po talaga yung mga ingredients. Ayan na po ang ating finished product. Pagkatapos po nating mag-blender, ganyan po ang magiging itsura ng ating meal 1 to meal 3. Uli, ayan o, nilantakan na. Hindi pa kita binibigyan, nagmamadali. Oh. Ayan o, huli po siya o. Mamaya pa yan isi-serve. Uy, lahuli. Isang gusto niya o. Yan nga po pala si Katara, talagang hindi po yan nagpapahuli pagka po talaga nagluluto ako ng pagkain nila. Ngayon naman po kung sakali pong napadami din po yung niluto nyong pagkain tulad ko, ang gagawin nyo lang po ay ganito. Yung natira pa po nilang pagkain dun sa niluto ko, ayan po, nilagay ko na po sa container tapos nilagyan ko din po siya ng date para alam ko po kung kailan ko po siya niluto. Bali, ipapasok po natin siya sa rep, pwede nyo po itong ipakain sa kanila within 5 days. After 5 days po, kung meron pa rin pong natira doon sa pagkain na niluto nyo para sa kanila, ang gagawin nyo lang po, tulad po ng ginawa ko, inilagay ko po sa plastic ng ice candy, pwede din po sa plastic ng yelo, or kung meron po kayong container na maliliit na pwede po nating ipasok sa loob po ng freezer, pwedeng-pwede po yun. Kasi po this time, ipapasok na po natin itong natirang pagkain sa freezer. Ang gagawin nyo lang po, dahil tumigas na po yung pagkain nila sa loob ng freezer, bali bubuhusan nyo lang po ng mainit na tubig hanggang ito po ay lumambot bago nyo po ipakain sa kanila. Yan po, pagka po malambot na, ready to serve na naman po ulit. So wala po talagang masasayang doon sa inihanda po nating wet food para sa kanila. Kung napansin nyo po mga katpamilya, naglalagay po ako ng rice sa kanilang DIY wet food kasi po yung mga pusa ko po ay nasa ideal weight lang po. Pero kung halimbawa yung alaga nyo po is overweight, so high in protein po tayo, less in carbohydrates. So kahit hindi na po kayo maglagay ng rice, pwedeng pwede po. So dadagdagan nyo na lang po yung meat. Ganun po pagka ang inyong alaga is overweight. Since ako po yung aking alaga is tama lang po ang timbang, kaya okay lang po na maglagay po ng rice. Napakahalaga po mga katpamilya, nalutuan po natin ng wet food ang ating mga alagang pusa. O kaya naman po, bilhan po natin sila ng cat food kahit paminsan-minsan lang po. Para nang sa ganun po makatulong po yun sa kanila para po ma-hydrate po sila. Kasi karamihan po sa kanila mga katpamilya, tamad na tamad po talaga sila sa pag-inom ng tubig. Kaya malaking tulong po talaga kung maghahanda po tayo ng wet food para sa kanila. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito mga katpamilya para mapanatili po nating malulusog ang ating mga alagang pusa. Kung meron pa po kayong alam na homemade food or treats, pa-share naman po ng recipe mga katpamilya. Paki-comment lang po sa baba para nang sa ganun po next time, yun naman po ang lulutuin natin para sa ating mga alagang pusa para mapanatili po nating malusog at masigla. So hanggang sa muli po mga katpamilya. God bless po sa ating mga pet lovers.